Ayun mga katropa, sobrang lakas ng hangin, no? Gusto ko sanang lumabas, kaya lang natatakot ako. Baka sa sobrang lakas ng hangin, mga katropa, lipa rin ako eh. Ayan, no? Grabe, oh. Napakalakas. Silipin mo na yun, oh. Silipin mo din, nabili, oh. Sabi mo kung paano gumawa yung puno, talawan mo ng flashlight. Talawan mo ng flashlight, talaga din, eh. Yung puno sa taas, ayun, oh. Kapay na? Mm-mm. Bukas siya makikita natin kung gano'n ko ano yan. Ayan na, ang lakas. Oh, ano? Kami yung kawayan, yung kawayan. Nakikita ko ba? Sa bandang itaas. Ayun. Hindi na, ano? Marami, ang lakas, oh. Hindi tayo pwedeng lumabas, mga kalapatids. Baka lipa rin tayo. Lakasarap! Ayan na, ayan na. Ismiyo Marimar. Yo! Marimares! Sus Marimares! Ayan! Talawan yung mga puno! Ayan mga katropa! Ang kunin! Ayan! Unong nakubo! Saya nakakatakot. Ang lakas na, oh, wala pa yung mga puno, oh. Yabas tata. Okay, bukas naman mga katropa, lamig. So yun, good morning mga katropang kalapatids. So yan, makita nyo mga katropa, yung ginawa ng bagyong Ulysses dito sa amin. Buhal talaga yung mga punong saging mga katropa. So kayo, yung mga katropa, yung punong akasyang ang laki-laki na bali nyo yung mga sanga mga katropa. Iba talaga yung lakas nung bagyong Ulysses na yan na dumaan dito sa amin sa San Miguel, Bulacan. Talagang pinadapa niya yung mga puno na naglalakihan. Yung iba mga katropa, nabali yung mga sanga. Ayan, ang kitang-kita ng mga katropa. Nung hindi pa dumarating yung bagyong Ulysses na yan, is talagang berding-berdre yung mga ano, yung mga puno na yan. Pero nung dumating siya mga katropa, ayan o. Nasalanta, nalanos talaga mga katropa. Pati yung mga tanim natin mga puno saging dito mga katropa. Ayan o. Ayan to mga katropa. Ayan, halos lahat mga katropa dito, winasak ni bagyong Ulysses. Pati yung lop natin mga katropa, hindi pinatawad. So ayan mga katropa, yung lop natin na to, yung kawayan, dati is nandun siya sa kabila. So sa sobrang lakas ng hangin nung gabi, ibinaliktad siya mga katropa. Swerte nga lang at yung lop na yun is walang nakalagay na kalapate. Kung mapansin nyo, dati yung isa nating lop yung nakalagay dyan, tinangay din siya ng hangin mga katropa. Nilipat na lang natin siya dito mga katropa. Ayan. Nilipat na lang natin siya dyan. Ang kaswerte mga katropa, yung lop natin na itong malaki, hindi siya napano. Kahit na sobrang lakas ng hangin, hindi siya naiangat mga katropa. Ito talaga yung naalala ko eh mga katropa. So buti na lang, hindi siya na ano, hindi siya natangay ng hangin. Nabagsakan lang siya nung ano, punong saging mga katropa. At swerte rin mga katropa yung breeder natin. Is hindi napano ng bagyong Ulysses. Sinisilip ko din sila nung gabi mga katropa. Dahil nga inaalala ko baka matangay sila ng hangin. Pero buti na lang at okay naman sila. Yan. Hindi naman sila nabasa. Yan. Nagpe-prepare sila, naghahakot sila ng salay mga katropa. O malapit-lapit na rin yan ang mga itlog mga katropa. A few moments later. Katropa, nandito naman tayo sa loob ng ating pliers loob. So bisitahin lang natin yung mga pliers natin dito. Kung ano yung sitwasyon nila. So ngayon naman mga katropa, ayan yung mga plier natin. Ayan si ano, yung nestmate ni 05. Okay naman siya.
Okay, may mga iboy na rin. Ayan. Okay pa rin naman sila. Grizzle. Si Old Line. Tsaka yung hen natin. So, yung ibang ibon natin, yung dalawa nating ibon na flyer dito, is yung isa nga yung breeder natin, si Blue Bar. Yung magulang nitong si Blue Bar, tsaka ni Zero Five. Itiligin na natin doon sa isang loft, tsaka yung isang pang-stock natin na high milim. Lipat na natin doon sa isang loft natin. Tinabi na natin sila. Kumbaga doon sa pinaka-stock loft natin. Doon natin sila nilagay. Binukod na natin yung mga katropa. So ito nga mga katropa, si Zero Five yung nag-iisa nating pang south. Medyo pinipipray na natin siya. Ayan mga katropa. Kasi siya na lang natitira nating pang south mga katropa. So ito. Possible si Grizzle is ma-training din natin to ng south. So susubukan natin siya sa mga puling-puling kasi nung nakaraang summer race. I-entry ko dapat siya sa mga pan race dahil nga may speed itong si Grizzle. Kaso kasama ang palad bago dumating yung pan race at yung derby nagka one eye cold na sila kaya hindi ko sila i-entry. So yan. So ngayong araw na to mga katropa is magpapaloplay muna tayo. Paloloplayin muna natin yung mga ibo natin. Araw-araw yan mga katropa, yan yung pinaka-training nila sa atin. Araw-araw na paglipad ng mga flyers natin. So tara, palipadin muna natin. So yun mga katropa, na, bubukas muna natin to. Yan, tingnan natin silang lumabas mga katropa. Si Grizzle. Labas na, Grizzle. So, ayun na. Lumipad na sila, mga katropa. Nagwawala yung mga breeder natin din eh. Gusto rin yatang lumipad, mga katropa. Wala ko kaya. Dewag. Isa atin niya, mga katropa. So, ito mga katropa yung sinasabi ko sa inyo na binukod na natin. So si Blue Bar, ayan. Si Blue Bar, yan yung breeder natin, pinaka foundation natin dito. Ayan. So ang bloodline yan mga katropa is cross ng Jansen at saka Jose Torres. So yung lahi niyan mga katropa do sa pinagkuhan ako sa kumpare ko is talagang mga nagpapanalo, nag-champion talaga mga katropa. Maswerte nga tayo at nagkaroon tayo, nabigyan tayo ng ganyang linyada. So, napakabait nung kumpare natin na yan. So, yan na lang yung natira mga katropa. So, sa kabila naman mga katropa, si Haimilim. Mga katropa, line breed. Line breed dyan ng Haimilim mga katropa. So, tatabi rin natin yan. Ipang i-inbreed natin siya doon sa lola niya mga katropa. Para nun eh, mas maganda yung maging breeder natin, pang stock. So, ayan. So, nawala mga katropa yung mga pinalipad natin na hindi ko na makita mga katropa. Dumayo na yata mga katropa. Tingnan natin dito sa likod mga katropa, malinis. Wala rin sila rito mga katropa, saan kaya dumayo. Mukhang kumabila yata ng dagat ah. Este ng ilog pala mga katropa. So wala talaga mga katropa, mukhang lumayo yung mga flyer natin, hindi nagpakita mga katropa. So yun, doon sa kabila mayroong isang kalapati na lumilipad pero hindi sa atin yung mga katropa. Ayun, so wala pa rin mga katropa, no? Wala na sila. So yun mga katropa, may dalawa naman doon lumilipad pero hindi sa atin to mga katropa. Grabe yung lipad, easy lang mga katropa. Ayan oh, dalawa. Ayan oh, dumadive kanino kaya yan. Ba, galing ng dive niya mga katropa oh. Gi-stuck sa ere, galing.
Gi-stuck sa area yung lipad. Ano klase ba tong kalapati na to? Oh. Bagal sa area, mga katropa. Ano klaseng kalapati ba to? Grabe yung lipad niya, mga katropa. Paano yung pagaspas ng pakpak, pero ang bagal nung usad niya. Parang nag-i-stuck pa sa ere. So, iibon natin, mga katropa. Wala pa rin. Mukhang ginanahan sila ng sobra, mga katropa. Mga ilang araw din kasi silang hindi naka-lopply dahil nga doon sa bagyong Ulysses, mga katropa. Medyo hindi muna natin sila pinag-lopply. Siguro nasa bek, kaya hanggang ngayon hindi nagpapakita sa atin. Ilang minuto na, mga katropa, ilang minutes na, pero wala pa rin. Nagawala yung breeder natin dito, mga katropa, nagugutom na. So mamaya, pakakainin na rin natin sila. At then, bibigay rin tayo ng tubig na mayroong bawang. Natural yun, mga katropa. Pamplashing din siya, mga katropa, pwede rin. Dahil umulan niya, para iwas sakit tayo, magbibigay na rin tayo ng bawang sa tubig para papainom sa kanila, mga katropa. So ayun, mga katropa, ngayon lang nagpakita yung mga pliers natin. Kanina pa natin naabangan na mabidyon, pero hindi sila nagpapakita, ngayon lang lumabas. Mukhang malayo yung iniikot nila, mga katropa. Tagal nung balik nung ikot nila. Malayo yung iniikutan nila, mga katropa. So ayan. So ayun pa lang. So ayun nga, mga katropa, no? Sabi ko nga, is dahil tuwing Monday, nagbibigay tayo ng tubig na may bawang sa para sa mga ibon natin. Ngayon, dahil sa Linggo pa lang, dahil nga dumating yung malakas na bagyo sa atin, so inagahan ko yung pagbibigay ng tubig na may bawang para sa mga ibon natin. So maganda to, ang magiging benepisyo para sa mga ibon natin. So wala namang magiging masama kung bibigay tayo agad nito. Maganda naman to para sa ibon natin. Kung ano yung alam nyo na mas maganda para sa mga ibon natin, pwede natin ibigay yan, mga tropa. So yan, handa ko na sila yung inumin nila, mga tropa. Nasa ganun, sa pagbaba nila, iinom na lang sila, mga katropa. Yung iba, mga katropa, pag galing ng derby halimbawa, hindi muna sila nagbibigay ng tubig para sa mga fighters nila. Pero ako, binibigyan ko na agad sila. Syempre, 'di ba ganun din naman 'yun eh. Yung kung ikaw halimbawa, ikaw tao ka, hingal na hingal ka, pagod na pagod ka, 'di ba? Pag uwi mo sa bayan, hinahanap mo is tubig. So, ganun din, mga katropa, yung ginagawa ko sa kanila. Pag galing nila sa raging, pagbaba sa loob, inakahanda agad na tubig. Para 'yun maging tumatak sa isip nila na bakit pa ako bababa sa tabon, sa sapa, sa ilog, kung pagdating ko naman sa loob ko is may nakahanda ng malinis na tubig, di ba, mga tropa? So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit sinasanay ko sila na pag uwi nila dito sa loob meron agad tubig. So yun mga yung mga katropa, isa sa mga dahilan. So ayun, mga katropa, bibigyan na tayo ng pagkain. So ayun, mga katropa, nakahanda na yung pagkain nila. Ayan ha. So, at ayan na rin naman sila, kabababa lang. Ayan, mga nganganganga na yung bunganga nila, mga katropa, hingal na hingal na. So subukan na natin sila papasokin, mga katropa. Aba, patay. Mukha yatang hindi tayo pinapansin, mga katropa, ya. So ayun pa sila, mga katropa, ay pang bumaba. So magbibigyan na rin tayo ng tubig na may bawang sa breeder natin. Isang bigayan lang ako, mga katropa, pag nagbigay ako sa flyer, ganun na rin sa mga breeder. Ayan, bigyan na rin natin sila. So ayan yung dalawang naka-stack natin na ibon breeder. So mga katropa,
bigyan na rin natin sila ng pagkain. So, mga breeder natin, ano, ayan, dalawang takal. Ito naman yung dalawang stock natin na breeder. Lagi na rin natin. So, dalawang scoop lang din mga katropa. So, ayan. So, sa ngayon mga katropa, yun pa lang yung mga stock natin. Dahil nga, hindi naman tayo nagpaparami ng mga ibon mga katropa. Dahil sa katulad ko, mahirap yung masyadong maraming alagang ibon mga katropa. Kasi siyempre, meron akong dalawang baby. Tapos, nagka-pandemya pa. Eh, siyempre, pag mas marami kang alaga, mas maraming gastusin yan. Sa patuka pa lang mga katropa, grabe na. So, yan, sumikat na si Haring Araw mga katropa. So, sana magtuloy-tuloy na to. So, mga katropa, tulala yung mga ibon natin ay magsipasok. So, bakit kaya ngayon lang nangyari to mga katropa? 3 hours later. Mga katropa, no? Hindi na natin na-videoan yung pagbaba nila. So, ito na sila mga katropa. Yung ibon natin. At yung pigs mga katropa. Yan yung sabi ko mga katropa. May natira pa, hindi nila naubos mga katropa. Hindi na natin yan ibabalik sa sa patoka. Hayaan na natin dyan para pag nagutom sila, papakain na lang natin. So ito yung nainom na rin nila, yung tubig na may bawang mga katropa. Every Monday yan mga katropa, nag natural antibiotic tayo, binibigay ko yan sa kanila. Maganda yan para sa ibon natin. Ayan si ano, si Blue Bar, si 05. Yung nag-iisa natin pang south, ayan, nagpapaitlog na sila ni Grisel. So, ayan mga katropa, no? Hanggang dito na lang muna uli yung video natin. Hanggang sa muli na lang uli mga katropa. I-update ko na lang uli kayo kung ano pa yung mga mangyayari dito sa loob natin. Sa loob ko. At nang sa ganun, laging updated. Mga katropa, mga pala, kung bago ka lang dito sa akin channel, paki-like and subscribe mo na rin. At huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video ko.